Nagpaliwanag ngayon ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa kumakalat na video sa YouTube at social media laban sa Iglesia. Sa isinagawang press conference, sinabi ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Brother Bienvenido Santiago na pawang walang katotohanan ang nilalaman ng kumakalat na video, lalo na ang pahayag ng dating ministro sa Iglesia na si Angel Manalo at ang kanyang ina na umano'y may banta sa kanilang buhay. Nanindigan ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ang Iglesia ay hindi humihiwalay sa doktrina at tuntunin na ipinairal mula pa sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Felix Manalo. Pinabulaanan din ni Cabien ang pahayag ng mag-inang Teni at Angel Manalo na may mga dinukot na ministro ng Iglesia ni Cristo. Alam ko na narito kayo para hingin yung aming pahayag tungkol doon sa lumabas sa YouTube kagabi. Yung lumabas sa YouTube kagabi na pahayag ni Angel Manalo at ng kanilang ina na nananawagan sa mga kaanib sa iglesia para sila ay tulungan dahil di umano ay nanganganib ang kanilang buhay at meron pang aligasyon na meron daw mga dinukot ng mga ministro na wari ibig na palabasing may kinalaman din ng iglesia, ay wala pong katotohanan. Hindi po totoo yun. Ang iglesia ay 101 taon na sa Lunes. At dumaan na rin ito sa napakaraming mga pag-uusig, panggigipit at maraming mga pagsubok. Subalit, ang tanging pinanghawakan at inasahan ng iglesia ay ang mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ito na nakasulat sa Biblia at yung tulong at patnubay ng ating Panginoon Diyos. Naniniwala ang pamunuan ng INC na nais lamang makakuha ng mag-ina ng simpatya para mapakialaman ang pamamahala rito. Giit pa ni Cabien na ang INC ay isang rehiyon at hindi isang korporasyon. Dumaan din anya sa tamang proseso ng paghalal kay Ka Eduardo bilang tagapamahalang pangkalahatan at hindi ito makapapayag na guluhin ninuman ang INC. Kaugnay nito, ipinahayag ni Cabien na ipinatutupad ang disiplina sa mga sangkot sa video dahil sa paglabag at hindi na pagpapasakop sa aral at doktrina ng Iglesia ni Cristo. Dapat malaman ng lahat na ang Iglesia ay hindi isang korporasyon na pampamilya. Ito ay isang relihiyon na ang sinusunod ay ang mga patakaran at mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi po makapapayag ang kapatid na Eduardo Manalo, ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan, na ang iglesia ay guluhin ng sinumang tao. Kaya doon sa ginawa nila na yon kagabi, na maliwanag namang ang layon ay makalikha ng mga pagkakabahabahagi, ay hindi maiiwasan na ipatupad sa kanila yung mga tuntunin at patakaran ng iglesia na ipinatutupad ng tagapamahalang pangkalahatan sa lahat ng mga kaanib sa iglesia. Kaya masakit man sa loob ng kapatid na Eduardo Manalo, ay ipinasya nila na itiwalag yung mga lumilikha ng mga pagkakabahabahagi sa iglesia. Kaya sa mga pagsambang isasagawa ng Iglesia ni Cristo simula sa araw na ito, ay ipaalam yon sa lahat ng mga kapatid yung pasyang yon ng tagapamahalang pangkalahatan. Samantala, sinikap ng Eagle News Service na kunin ang panig ng mag-inang Teni at Angel Manalo. Kumuha tayo ng update kay Weng De La Fuente. Weng? Yes, Jandy. Patuloy nga na sinisikap ng Eagle News Service
na makuha ang kabilang banig sa isyong ibinabato sa Iglesia ni Cristo kaugnay ng video na kumakalat ngayon sa social media. Ilang ulit naming kinatok ang tahanan ng mga ito sa bahagi ng Tandang Sora sa Quezon City, ngunit wala kaming nakuhang tugon. Sarado ang harapang gate at walang sino man ang humarap sa patuloy na pagsisikap namin para kunin ang kanilang panig sa usapin. Maging ang ilang kagawad ng media ay nakaantabay sa harap ng bahay sa Tandang Sora. Mula naman sa bintana sa loob ng bahay, may isang naglabas ng puting papel na may sulat na tulong hostage kami, at sa isang panig naman ang tahanan ay may isang nagpapailaw ng flashlight para tawagan ng pansin ang mga nasa labas naman ng bakod. May babala rin sa ilang mga nasa labas na mag-ingat dahil mayroon daw tinutukoy silang isang rebo na sinasabing sinasakyan ng mga armadong bantay. Una nang inaksyonan ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang kumalat na video na itinuturing na bahagi ng pagsisika para naman magkaroon ng pagkakabahabahagi sa hanay ng Iglesia ni Cristo. At ipinataw na rin, gaya nga nung pahayag kanina ng kapatid na Bienvenido Santiago, na ipinataw na ang kaukulang disiplina laban sa mga ito. So yan pa rin ang update kaugnay dito sa isyong tinututukan na ito. Back to you, Jambi. Maraming salamat, Weng de la Fuente.